Simulan po natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumain iyong lahat. At sumaiyo rin. Mga minamahal kong mga kapatid, sa ating Ebanghelyo, lumapit ang ilang mga Griego kay Felipe at nakiusap, "Ibig naming makita si Jesus." Ito ang hangarin ng bawat Kristiyano, lalong-lalo na ngayong panahon ng Kwaresma. Bilang tugon sa hangarin nating ito, inihayag ni Jesus ang tungkol sa oras ng kanyang kaluwalhatian na tumutukoy sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Ang kaluwalhatian ni Jesus ay naipahayag hindi lamang sa kanyang muling pagkabuhay, kundi maging sa kanyang pagpapakasakit. At upang tayo po ay maging karapat-dapat gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, alalahanin po natin ang ating mga pagkukulang at nagawang pagkakasala at buong kababaang loob po tayong humiling ng awa at pagpapatawad mula sa Diyos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, alang-alang sa dakilang pag-ibig ng iyong anak na siyang nagbunsod upang mahalin niya ang lahat, ano pat kusa niyang inako ang mamatay para sa sanlibutan, kami naway masigasig na tumahak sa kanyang dinaanan, sa iyong pag-akay at sa kanyang pamamagitan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Sinasabi ng Panginoon, darating ang panahon na gagawa ako ng bagong pakikipagtipan sa Israel at sa Juda. Ito'y di gaya ng tipang ginawa ko sa kanilang mga ninuno nang ilabas ko sila sa Ehipto. Bagamat sumira sila sa kasunduan namin, nagtiyaga ako sa kanila. Ganito ang gagawin kong tipan sa Israel. Itatanim ko sa kanilang kalooban ang aking kautusan. Isusulat ko sa kanilang mga puso. Ako'y magiging kanilang Diyos at sila ang magiging bayan ko. Hindi na nila kailangang turuan ang isa't isa upang makilala ang Panginoon. Lahat sila, dakil at hamak, ay makakakilala sa akin sapagkat patatawarin ko sila sa kanilang maling gawain. At hindi ko na gugunitain pa ang kanilang kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Diyos ko sa kilikain, tapat na puso't loobin. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumihan at ipatawad mo yaring kasalanan. Isang pusong tapat sa aking likhain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapay, huwag akong alisin. Ang Espiritu mo ang papaghariin. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako ay gawin mong tapat. Kung magkagayon na aking tuturuang, sa iyo lumapit ang makasalanan. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, noong si Jesus ay namumuhay rito sa lupa, siya'y dumalangin at lumuluhang sumamo sa Diyos na makapagliligtas sa kanya sa kamatayan. At dininig siya dahil sa lubusan siyang nagpakumbaba. Bagamat siya'y anak ng Diyos, natutuhan niya ang tunay na kahulugan ng pagsunod sa pamamagitan ng pagtitiis. At nang maganap na niya ito, siya'y naging walang hanggang tagapagligtas ng lahat ng sumusunod sa kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Sinumang naglilingkod upang sa aking sumunod ay tunay na itatampo.
kaligayahang lubos ng mahal na anak ng Diyos. Nagpupuri kami sa iyo, Panginoon Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, kabilang ang ilang Griyego sa mga pumunta sa pista upang sumamba. Lumapit sila kay Felipe na taga Bethsaida, Galilea at nakiusap. Ginoo, ibig po naming makita si Jesus. Sinabi ito ni Felipe kay Andres at silang dalaway lumapit kay Jesus at ipinaalam ang kahilingan ng mga iyon. Sinabi ni Jesus, dumating na ang oras upang parangalan ng anak ng tao. Tandaan ninyo, malibang mahulog sa lupa ang butil ng trigo at mamatay, mananatili itong nag-iisa. Ngunit kung mamatay, ito'y mamumunga ng marami. Ang taong labis nagpapahalaga sa kanyang buhay ay siyang mawawala nito. Ngunit ang napupuot sa kanyang buhay sa daigdig na ito ay siyang magkakaroon nito hanggang sa buhay na walang hanggan. Dapat sumunod sa akin ang naglilingkod sa akin at saan man ako naroroon ay naroon din ang aking lingkod. Pararangalan ng Ama ang sinumang naglilingkod sa akin. Ngayon, ako'y nababagabag. Sasabihin ko ba, Ama, iligtas mo ako sa kahirapang daranasin ko? Hindi, sapagkat ito ang dahilan kung bakit ako naparito upang danasin ang kahirapang ito. Ama, parangalan mo ang iyong pangalan. Isang tinig mula sa langit ang nagsabi, pinarangalan ko na ito at muli kong pararangalan. Narinig ito ng mga taong naroon at ang sabi nila, kumulog. Sabi ng iba, nagsalita sa kanyang isang anghel. Sinabi ni Jesus, ipinarinig ang tinig na ito dahil sa inyo, hindi dahil sa akin. Panahon na upang hatulan ang sanlibutan. Itataboy ngayon sa labas ang pinuno ng sanlibutang ito. At kung ako'y maitaas na, ilalapit ko sa akin ang lahat ng tao. Sinabi niya ito upang ipakilala kung paano siya mamamatay. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pwede bang batiin ang katabi ng magandang umaga? Mga kapatid, tayong lahat ngayon ay nagkakatipon bilang isang mag-anak ng Diyos sa pagdiriwang natin ng banal na misa ngayong ikalimang linggo sa panahon ng Kwaresma. Nangangahulugan na malapit nang matapos ang panahon ng Kwaresma. Bakit? Dahil sa susunod na linggo, tayo ay papasok sa mga huling araw ng Kwaresma sa pamamagitan ng pagdiriwang ng Linggo ng Palaspas. Ngunit mga kapatid, tandaan natin na ang panahon ng Kwaresma ay panahon ng paghahanda kung paano nating tatanggapin ang pagkabuhay ni Jesus sa ating mga puso. Kaya nga magandang tanungin yung ating mga sarili, handa na ba tayo? Meron na bang nagbago sa buhay natin ngayong panahon ng Kwaresma? O ang masamang ugali pa din? Ang mga taong naninira ng kapwa pa din. Ang mga tsismosa pa din. May nagbago na po ba sa loob ng 5 linggong paghahandang ating ginawa? Ngunit mga kapatid, hayaan natin na ang ating mga pagbasa para sa araw na ito
matulungan tayo na palalimin at mapagnilayan ang kagustuhan ng Diyos para sa buhay natin. Kung titingnan po natin ang ating mga pagbasa, ito po ay merong isang bagay na tinuturo sa atin. At ano po ang itinuturo nito sa atin? Na ang pagpapakasakit ay parte ng buhay. Suffering is part of our life. Lahat naman po tayo nakakaranas ng hirap. Tama po ba? Lahat po tayo nakakaranas ng pagsubok sa buhay na ito. At alam natin na mahirap harapin ang pagpapakasakit. Kaya nga ayaw natin pag-usapan ng pagpapakasakit dahil kabaligtaran yan ng tinuturo ng mundo. Ano po ba ang tinuturo ng mundo? Ang tinuturo ng mundo na dapat ang buhay madali, dapat ang buhay mabilisan. Kaya nga kung papansinin po natin, lahat ngayon mabilisan. Nandito po ang mga estudyante ng Nazarene Catholic School. Ang Nazarene Catholic School po, eskwelahan niya ng simbahan ng Quiapo. Pero may mga estudyante tayo nandito. Kapag meron pang pinagagawa sa inyo ang guro, mag-research, ano ba ang dapat gawin? Marahil sasabihin ng magulang ninyo, pumunta kayo sa library, doon kayo mag-research. Pero sa panahon natin ngayon, ano ang gagawin ng bata? ChatGPT. Wala pang isang minuto, nandun na ang sagot. Mabilis. Dati, kapag gusto mong uminom ng masarap na kape, ano ang gagawin mo? Magigiling ka pa ng kape. Ngayon, bubuhusan mo lang na mainit na tubig, kinatamaran mo pa. Dati, paano manligaw dati? Kailangan pang mag-igib ng tubig. Ngayon, text lang, kinabukasan, kasal na. Ang bilis. Lahat mabilisan. Dahil kailangan lahat madali. Pero mga kapatid, ang pagpapakasakit ay parte ng buhay. Sa atin pong unang pagbasa, ang Diyos mismo ay nakaranas ng pagpapakasakit. Paano? Ang kwento ng mga Israelita, piniling bayan ng Diyos, ngunit tinalikuran ng Diyos, naghanap ng ibang Diyos. At maiintindihan natin na ang Diyos, sasama naman talaga ang loob. Pinakitaan mo ng pagmamahal, pinakitaan mo ng awa, ang ganti sa'yo, tatalikuran ka, makakaranas ka talaga ng pagpapakasakit. Pero anong ginawa ng Diyos? Gumawa siya ng bagong tipan. At ano pong ibig sabihin ito, mga kapatid? Yung pagpapakasakit ni Jesus, hindi na natiling pagpapakasakit ng Diyos. Bagkos yung pagpapasakit ng Diyos, pinalitan niya ng kapangyarihang mas ibigin ang taong ang kanyang piniling bayang Israel. He transformed all his pain, all his sufferings to the power to love. Kaya, kung nandoon yung pagpapakasakit, palitan mo ito ng kapangyarihang mas umibig at magmahal. At yan din ang karanasan ni Jesus. Sa atin pong ikalawang pagbasa, sa sulat sa mga Hebreo, tandaan natin na yung karanasan natin, yung pagpapakasakit natin sa mundong ito,
naranasan din ni Jesus. Dahil siya mismo hinagupit, siya mismo pinapatay sa krus. Pero nalagpasan niya ang lahat ng ito dahil sabi sa ating ikalawang pagbasa, ito'y kanyang tiniis at kasama sa pagtitiis ang pagsasakripisyo. At ang pagsasakripisyo ay hindi lamang pagbibigay ng kakarampot, bagkus ang sakripisyo ay pagbibigay ng buong sarili. At yan marahil ang hamon sa atin. Palitan natin ang sakit, palitan natin ang pagpapakasakit ng kakayanan nating magsakripisyo. Let us transform the pain that we experience in life with sacrifices that we make as well in life. At yan ang ipinaalala sa atin ni Jesus sa Ebanghelyo. Tandaan natin ang kwento ng Ebanghelyo. Merong mga taga-Griego na lumapit kay Felipe at ang sabi nila, ibig po naming makita si Jesus. At anong sabi ni Jesus sa kanila? Dapat wag lang nila akong makita sa oras na ito. Ngunit makita nila yung mga susunod na bagay na mangyayari sa buhay ko. At ano po yung mga mangyayari kay Jesus? Pagpapakasakit, pagkamatay sa krus, pagpapahirap sa kanya. At ang sabi ng Ebanghelyo, sabi sa ating Ebanghelyo, alam ni Jesus na siya ay mahihirapan. Kaya nga, sabi ni Jesus sa kanyang sarili, ngayon ako'y nababagabag. Pero sasabihin ko ba ito sa aking ama? Hindi. Dahil alam ni Jesus, malalagpasan niya ang lahat ng pagkapakasakit, lahat ng hirap, dahil alam niyang nasa puso niya ang Diyos. Mga kapatid, ang pagkapakasakit, parte yan ng buhay. Lahat tayo haharap sa pagsubok na yan. Pero sa pagharap natin sa mga pagsubok na yan, harapin natin ito ng may pagmamahal. Harapin natin ito ng may sakripisyo. Dahil alam natin sa puso natin, kasama natin ang Diyos. Mga kapatid, hayaan po ninyong tapusin ko po ang ating pagninilay sa dalawang kwento. Isang karanasan. Nung ako po ay batang pari pa doon ho sa dati kong parokya, meron hong mag-asawa na laging nagsisimba kapag misa ko. At isang araw, dahil lagi ko silang napapansin na nagsisimba, nilapitan ko sila. Sabi ko sa kanila, napapansin ko po, araw-araw po kayo nagsisimba. Sabi niya sa akin, sabi nung mag-asawa sa akin, kasi po, Father, ang hirap po ng buhay. Puno ho ng pagpapakasakit ang buhay. Sabi ko, ano po bang ipinagdadasal ninyo? Sabi niya, sabi nila sa akin, Father, 15 taon na kami nagsasama. At hindi pa kami binibiyayaan ng anak ng Diyos. Sabi ko sa kanya, wag ho kayong mawalan ng pag-asa. Kasi ho sa Biblia, sa Elizabeth niya ho, nagkaanak. Wag ho kayong mawalan ng pag-asa. Pero makalipas ang isang taon, lumapit yung mag-asawa muli sa akin at ang sabi niya, Father, alam niyo po, alam ko pong marahil hindi na ho kami magkakaanak. Pero pwede ho ba namin kayong maimbitahan doon po sa isang orphanage na aming pinaglilingkuran linggo-linggo? Sabi ko, sige. At ang sabi niya sa akin, ito po kasi ang ginagawa namin linggo-linggo. Bumibisita sa orphanage, nag-aalaga ng mga bata, nagpapakain ng mga bata, naglalaba ng lampin ng mga bata, at ito na po ang aming ginagawa linggo-linggo.
yung pagpapakasakit, pinalitan niya ng pagmamahal. At sa pagmamahal, siya ay nagsasakripisyo. At ginagawa niya ito linggo-linggo dahil alam niyang hindi siya pababayaan ng Diyos. Yung palang pangalawang kwento, halos parehas din. Isang babaeng halos linggo-linggo din nagpupunta sa home for the aged. At isang beses sinabi niya sa akin, kaya niya ginagawa na linggo-linggo siyang pumupunta at bumibisita sa home for the aged. Kasi niya sabi niya, ang laki daw ng kanyang pagsisisi. Namatay ang kanyang mga magulang na hindi man lamang niya nasabihan ng kanyang pagmamahal. Bit-bit-bit-bit niya daw yon. At yung sakit, yung pagpapakasakit na yon, pinapalitan niya ng pagmamahal sa kanyang mga binibisita doon sa home for the aged. At gawin mo yon ng linggo-linggo, isang malaking sakripisyo. Pero napaglalampasan niya at napagtatagumpayan niya dahil sa puso niya nandoon ang Diyos. Mga kapatid, may kanya-kanya tayong kwento ng pagpapakasakit. Pero tandaan natin, ang buhay ay magiging tunay na buhay kasama ang pagpapakasakit at hirap. Pero pwede natin itong mapalitan. Paano? Palitan ng pag-ibig, palitan ng sakripisyo, at palalahanan ng sarili na sa puso natin, kasama natin ang Diyos. Sa puso natin, kasama natin ang mahal na pong Jesus Nazareno. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawang tao sa lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay ng maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Masampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Namahal kong mga kapatid, manalangin tayo sa ating Amang nasa langit upang tulungan tayong makatulad sa kanyang anak na si Jesus na nagmamahal sa mundo at nag-alay ng buhay para sa ating kaligtasan. Ang ating pong panalangin, Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Makita nawa kay Papa Francisco, mga obispo, mga pari, at mga relihiyoso ang kanilang pag-aalay ng sarili upang lahat ng mga Kristiyano ay patuloy na magbigay papuri sa Diyos at magsikap sumunod sa kanilang magandang halimbawa. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Isulong nawa ng mga opisyal ng pamahalaan ang mga hakbang tungo sa kapayapaan at ikauunlad ng sambayanan, lalong-lalo na para sa mga mahihirap na mga mamayan. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Maglaan nawa kami ng panahon para sa taimtim na pakikinig
at pagsunod sa mensahe at diwa ng salita ni Kristo. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Pakinggan nawa namin ang hamon ni Hesukristo na kami maging bukas palad at mapagpatawad sa aming mga kapwa tungo sa landas ng pagbabagong buhay. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Tanggapin nawa sa kaluwalhatian ng langit ang aming mga mahal sa buhay na pumanaw na mula sa daigdig na ito, pati na rin ang mga taong namatay na walang nakakaalala. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Ama naming nasa langit, dinggin mo ang panalangin ng iyong sambayanan. Tulungan mo kaming maging mapagkalinga sa aming mga kapwa upang kami ay maging karapat-dapat sa kaloob mong buhay na walang hanggan. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin po kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanang niyang banal. Ama naming lumikha, kami dumadalangin ang mga pinapagsaloob mo ng mga nilalaman ng pananampalatayang Kristiyano ay iyong gawing dalisay, pakundangan sa ipinagdiriwang ng paghahain ito sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Sa pagbabakasakali mong kami bubuti, isinugo mo si Hesukristo upang pangunahan kami. Bilang pagsunod sa iyong atas na bigay, ipinahayag ng iyong anak ang iyong kalooban na ang mga apitdukha ay kanyang damayan. Ngayon ay iyong inihahandog ang pagkakataong aming maisaloob ang kanyang ganap at kusang paglilingkod upang sa iyo lagi kaming makasunod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
magsilot po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, inawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis sa nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Ang Diyos ay nasa puso natin. Lumapit tayo sa Ama natin sa langit sa panalangin itinuro sa atin ni Jesus.
Hinihiling po namin kamiyadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilhod po ang lahat. Narito po si Jesus, ang Kordero ng Diyos, siyang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ng mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen, pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Thank you.
Ngayong panahon ng Kwaresma, tayo ay tinatawag na dagdagan ang ating pagsasakripisyo, pananalangin at pagkakawang gawa. Kaugnay nito, magkakaroon po tayo ng second collection para sa pondo ng Alay Kapwa. Ang malilikom dito ay gagamitin upang tumugon sa mga pangangailangan ng ating mga kapatid na may sakit, nagugutom, at naging biktima ng iba't ibang kalamidad. Tinatawagan po tayo ng ating mahal na Arsobispo, Jose Cardinal Advincula, na maging bukas palad sa ating kapwa. Inihahandog po ng Simbahan ng Quiapo ang ating opisyal na imahen ni Jesus Nazareno. Ang large size ay nagkakahalaga ng 2,500 pesos, ang medium size ay 1,000 pesos at ang small size ay 600 pesos. Ang mga ito ay mabibili lamang sa ating parish finance office. Ang mga oras ng ating finance office tuwing Lunes hanggang Huwebes at Sabado ay alas 8 ng umaga hanggang alas 4:45 ng hapon. Tuwing Biyernes at Linggo ay alas 7 ng umaga hanggang alas 7:45 ng gabi. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Maraming salamat po. Ang Nazarene Catholic School, ang paaralan po ng Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno ay tumatanggap na ng mag-aaral mula sa preschool hanggang senior high school para sa school year 2024 hanggang 2025. Sa mga mag-aaral na papasok sa grade 1 at grade 7, ang paaralan po ay magbibigay ng libreng mga libro sa darating na pasukan para sa taong 2024 hanggang 2025. Mayroon din pong academic discount sa mga mag-aaral na kabilang sa top 10 na papasok ng grade 1 at grade 7. Mayroon din po tayong matatanggap na 13,000 ESC subsidy ang mga grade 7 na patuloy na matatanggap hanggang sa sila ay makarating ng grade 10. Bukod pa po dito, ang lahat ng mga mag-aaral na papasok bilang grade 11 mula sa public school ay maaari pong mag-enroll ng libre at wala nang babayaran hanggang siya ay matapos ng senior high school. Para sa karagdagang impormasyon, maaari kayong mag-message sa The Nazarene Catholic School Facebook page. Para sa iba pong tulong, pang-edukasyong pinansyal, diskwento at mga scholarship, maaari ninyong tawagan ang mga sumusunod na numero. 8733-9929, 8244-5609 at 0966-211-2152. Pagkatapos ng misa, uwiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat
na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nakikinabang sa katawan at dugo ng iyong anak ay mapabilang nawang lagi sa mga kaanib niya na namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sang katauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahin at dasalan. Sa pamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.